araw po ulit mga ka erga natin dyan. Ngayong araw po magre-repair tayo ng ano, ng Estrella Parco. Estrella Parco po na ano, foot pump. Ayan po siya. Ayan. Medyo may kalumaan na rin po. Pero gumagana pa naman. Sabi kasi na may-ari, may sungaw daw. Hanapin natin kung saan yung singaw at saka papalitan ng ano, ng kanyang guma. Yan po. Tatanggalin na po natin. Estrella pa ako. Tatanggalin natin po sa kanyang bat. Ayan na po siya. Natanggal na po siya sa kanyang ano. Nandito pa yung pang ano niya, pang tusok ng bala. Try natin. Wala na tong hangin. Try muna natin kung baka may bala pa yung baril niya. For safety. Wala na naman po tong hangin eh. Ah, may bala pa nga. Ayan guys. May bala pa po. Ito po yung bala niya. Save na po. Nakagal natin yung bala. Wala na po tong hangin. Na-try niya na kanina. Hahanapin po natin yung singaw. Kaya magpapampo tayo. Try natin kung may hangin na papasok. Kung kaya niya pang mag-store ng hangin. Hanapin natin kung saan siya sumisingaw. Singaw dito. Baka po sa bulb seal, sa pin niya kasi oh. May konti po. Mauubos yung hangin nito pag maumaga na. Ayun po. Konti lang pero ayan, lumulobo po yung ano, bula. Bulb seal po yung ano nito. May punit na yung bulb seal nito. Ayun po. Walang ano. Dito sa dumadaan yung ano. Ayan, lumulubo tapos. Konti lang naman pero kailangan ng palitan kasi. Pag nagpump ka ng gabi, kinabukasan wala ng laman. Maubos siguro. Yun yung sabi niya na may singaw. Wala namang problema dito. Kaya, pag dito po kasi sumisingaw sa baril, it means, ang may sira doon is yung bulb dito sa loob. Ito po sa may pin. Doon po may ano, may punit o kaya may butas o may gasgas. Ganun po. Yan na. Tatanggalin po natin ito. Gawasan muna natin ang hangin.
tinutulak lang ito. Ito po, tutulak natin pag magbawas ka ng hangin. Yan po, tulak natin. Ayun. Wala na po. Wala na po. Madali lang na yung hangin kasi konti lang naman yung ano natin, nilagay natin na hangin. Pag ganun po yung dito po sumisingaw sa barrel niya, yung tatanggalin lang po natin is itong sa gitna. Ito. Ito lang po yung bubuksan natin. Kasi yung may problema dun is yung valve sa loob. Valve seal po. Lalabas ba? Kapila na lang kayo. Ayun. Mas malambot dito. Ayun na. Ito na po. Tanggal na. Tatanggalin po natin ito. Kailangan natin ng oil dito para madali matanggal. Tatanggalin natin yung guma dito sa loob, yung naglalak ng nagsisil ng hangin. Ngitin natin yung flat screw. Ayun po. Ayun, tanggal na. Kuha ulit tayo ng alambre. Kailangan natin tong ganito na alambre, guys. Ayan. Dahan-dahan lang po yung paghila para na hindi mapunit tong guma niya. Tapos, okay na, open na po. Open na po siya. Kailangan natin yung tanggalin yung tukod sa loob. Ito po yung pangtanggal natin. Kabilya na plat yung dulo, pinukpo ko po kasi ito ng martilyo. Pinukpo ko po ito ng martilyo para mag-plat. Ito po ginagamit ko pang tanggal pag mataas na yung tatanggalin. Na! Yan po. Yan po. Dandanin lang po natin. Hanapin natin yung parang ano ng plat may ano sa loob. Ayun na. Ito na. Tapos idiin natin ng konti. Idiin. Tapos iikot po natin. Hanapin natin yung ano, labasan ng ano niya, lock niya. Yan ang kailangan nakatayo. Ito na po. Yan po. Iikot natin ng konti. Wala yung kagat niya. Ayan po, parang matanggal na. Ayaw ka matanggal. Ayan na, ito na po siya. Nahulog na po, namabas na po. Kailangan po natin palitan siguro ng spring. Sa katagalan po yung spring niya kinain ng kalawang ano, manipis na po siya. Ito po, ayan po, malambot na siya, hindi na siya ano, kailangan po natin palitan.
Tsaka ito din po. May singaw na siya dito. Kailangan natin to eh. Okay pa naman. Medyo may lumalabas lang na nakausli. Pwede pa natin to i-grind. O para magpantay siya ulit. Ito po yung dahilan yung bakit siya sumisingaw. Tsaka kailangan natin itong palitan. Medyo manipis na yung ano niya. Kailangan na pong palitan talaga. Alam po. Pag sa baril po kasi yung sumisingaw, ito yung may ano, may sira. Palitan pala natin ito. Tatanggalin po natin ito. Ngayon po kundi. Kailangan natin itong i-grind. Tatanggalin muna natin sa yung ano, pin niya. Tatanggal po kasi itong pin niya. Kailangan natin ito siyang pantayin. Patay ng grind. Papalitan natin ng spring. Ito po, may spring tayo. Magkasing laki lang yung udi nila. Medyo magpuputo lang po tayo ng kasing taas niya. May naputol kasi ito kanina. Kaya dagdagan lang natin ang haba nito. Ito okay na siguro to. Putol po tayo. Dagdagan natin siya ng ayan, putol po. Medyo mahaba ng konti. Habahan na natin ng konti kasi may naputol po dito. Tignan natin, try natin kung kakakas siya na po sa kabila to. Dito. At saka ito. Ito naman siya. Uy. Parang maliit. Pero kaya kakas siya na po yan. Mag-grind lang po na tayo nito. Papantayin natin to. Yan po. Tapos na po tayo mag-grind. Tapos natin siyang hinasa. Yan. Pantay na po yan. Balik natin tong ano. Balik po natin to. Lagyan natin ng oil para medyo madulas yung pasok niya. Pwede na natin kamayin. Yan po. Kasi yun na, may oil na siya. Ito medyo matigas na rin. Balik tayo sa
Yan po, pantay na po siya. Babalik na po natin. Ito, higpitan natin ito ng konti para sa tukod. Para hindi mahulog yung tukod at saka ano. Dapat mahigpit ito. Pagpasok nito medyo masikip. Kulang pa. Ayun na, medyo masikip na talaga siya. Ayun. Ayun, boss. Oh. Medyo matigas na sa tanggalin. Ito naman, medyo masikip siya kanina. Kaya lagyan natin ito ng oil. Ayun po. Ayun, pumasok na siya konti. Kailangan natin siyang iikot. Kagatik. Medyo buluwag. Ayan po. Iikot natin siya para umakyat yung spring sa ano. Para maging mahigpit yung kapit niya sa pin bulb. Ayan na po. Umalik na siya. Hindi na siya mahulog. Kahit itong tukod hindi na rin mahulog. Eh dapat masikip yan siya. Buo yung pagkaka balik nila dun sa ilalim. Ayan guys. Pwede na yan siya. Ito po yung pinaglumaan niya, yung sira na. Babalik na po natin. Okay pa naman yung pump niya. Kasama na natin. Teka lang, bakit tayo? Ayun. Tapos lock. Pabalik na po natin 'to. Ganun pa rin po. Ganun pa rin, parang eskopeta. Yung may ano siya dito, may parang daanan ito. May yung ito dapat nakaharap dun sa pump niya. At kailangan natin 'tong ituwid, guys. Kailangan natin para matuwid yung pasok niya dun sa ano. Kailangan ituwid natin siya. Kasi pag nakatagilid pala, hindi center yung pin niya, hindi papasok sa butas, maliit lang pa naman yung butas. Babalik natin guys. Ayun na, ayun na po, pumasok na yung pin ito, yung pin niya. Ayan, okay na, pwede natin sa ilock. Kailangan patayo para makapirsa tayo. Nalak na natin. Try natin itulak tong pin kung matigas. Matigas na po, nakalak na yun siya. Ay, okay na po, matigas na siya. Try natin ipitik. Pitik po natin. Ayun. Hindi na tinulak ng hammer doon. Kasi pag hindi yung nakalak dito, didiretso to, pupunta to dito. Kasi yung pin niya, itutulak niya doon. Okay na, may nakalak na po. Try, isarado na po natin at saka itry. Tapos ititesting pala natin to kung baka may singaw din. Lagay tayo ng oil. Alam po, pag may singaw yung barrel, ang problema po niyan is nasa bulb seal dun sa may pin. So yun na naman, yun na sa ang nagre-release ng hangin. Release valve ba yun? Ito na po, mabalik ko na. Medyo malambot na sa ipasok kung may oil. Pantay ba sila dalawa? Okay na po na ito. Ng konti. Okay na. Tapos ibalik natin ito. Ito nga ba? Ito sa kabila.
kasi. Ayan na po, nakalock na. Tryin po natin i-pump. Bago po nga pala tayo mag-pump kasa ulit. Dapat nakakasa siya para hindi matulak nitong hammer yung pin. Kasi pag nakatulak yan siya, sisingaw pa rin yung ano, kasi may nakaangat yung ano niya, valve seal niya. Crank po tayo. Kasa. Saka naka-lock. Safety po natin. Yan po, tulak. Safety po natin yan. Yan. Safety po natin yan. Para na hindi siya makapas. Hindi siya ma-pull yung trigger. Pampo muna tayo. Pumps po tayo. Test ulit. Try po natin yung ano ng sponge. Ayan po, makikita hindi na po siya naglulubo. Ayan po, wala nang lubo. Wala na po siyang singaw. Yun lang po ang problema. Yun lang po yung may singaw. Pag once na may tama, may sira na yung valve seal, wala na po, sisingaw na dito sa may valve, sa may barrel. Ayan po, wala na, hindi na tinutulak ng hangin yung bubbles kasi wala na siyang singaw. Dito rin po try natin, baka may bumabalik dito kasi nagpump, may valve seal din po dito. Dito lumalabas yung hangin sa may butas pag may singaw sa ano po to, sa may bumbahan. Ayan po, try natin. Wala rin po. Hindi po siya, wala pong singaw dito na valve seal. Yun lang talaga yung problema doon sa may pin. Try din natin yung mga nasulda. Kung meron. Wala na po. Okay na po ito. Yun lang po yung singaw ng ano. Yun ang problema nila kasi hindi walang pundo na hangin, walang maiiwang matitira na hangin pag nakatambay siya kasi unti-unting lumalabas dito. Ayan po, okay na po, hindi na po siya lumulubo. Kung hindi na yan, mababawasan yung pundo na hangin sa loob. I-try natin paputukin. Wala na po itong bala. Try din po na pala natin yung paputok para malaman natin yung kung balance ba yung spring na nilagay natin bago. Teka lang po, release natin yung safety. Sa 40 pumps po ito. Try po natin eh. Ayan na po. Ayun, medyo malakas na po siya. Okay lang pala. Ayan po putok niya. Ayun, malakas po. Sa 40 pumps po, maganda po yung spring na napalit natin. Yun. Parang may tatlo. Kaya nang siguro kung apat. Ah, medyo mahina na yung apat. Yun lang po muna sa ngayon, guys. Sana po makatulong simpleng idea sa mga baguhan po at saka sa mga may put pump po dyan. Yun lang po. Pag barrel yung may singaw dito, ito lang po isa yung bubuksan nyo, tapos kukunin nyo yung bulb sa ilalim, linisan nyo po at saka ihasain nyo po, or kung may grinder kayo, i-grind nyo po para magpantay. Kung ang nakalagay dun is engineering plastic, sa mga ganitong put pump kasi na bago, parang may nakita ako na engineering, medyo matigas po yun. Mas maganda doon ang papalitan ng guma. Okay lang po yung engineering plastic at saka acetal kung hand pump na yung ginagamit. Pero kung mga ganito na po hand put pump, dapat po guma lang. Kasi medyo malambot yung guma. Maganda siya mag-seal ng hangin. Yun lang po, sana po makatulong sa mga baguhan po, yung mga put pump dyan na nakatambay.
Matagal na hindi nagagamit kasi sumisingaw. Sana po makatulong tong video na to. Sa susunod po ulit, sana suportahan nyo po yung video ko. Sana po tulungan nyo rin. Sana po mag-subscribe at saka pakihit na rin po yung notification bell para po dumami po yung ano, matulungan natin. Sa susunod po ulit, God bless at saka thank you rin po.